Yes. Ayan, isa pong legit na loyalist ni Pangulong. Yes. Apo Lakay. Kamusta po kayo, sir? Okay lang. Sa awa ng Diyos, kahit na 80 na ang edad, kaya lang nag-aantay pa rin ang mga... Sana masilip pa lang kami dito. Opo, sige, mensahe po para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, Bong, hindi ko lang alam gaano ko kayo mamahal. Mula sa inyong tatay, Super Joseph. Taga na po kasi ko, sir, nagstabaho ako sa kanilang tatay sa Trusing Bayabas, Davao City, Turel, Davao City. Trusing Bayabas, Turel, Davao City. Kilala namin si Atty. Quijano. Opo. Davao yan. Dito, sir, napatayin nila ako. Talagang bumbong ako. Opo. Yung katotohanan. So, ano po yung mga karanasan nyo nung panahon ni Apo Lakay, ni ating dating Pangulong Ferdinand Marcos? Isa po akong service at that time, pinatawag kami tanan pinatawag lahat ang mga reserves ng araw, pinapareport sa panahon ni Marcos, no? Kung natatandaan niyo, ano pong year po 'yun? 1971, 72. Nope. Na-assign ako sa Cotabato, doon niya ako ina-assign. Opo. Pero lagi akong umuwi sa Cruising Bayabas, Turil. Opo. Ang ano ko doon kasi, doon ako lumaki kasi kay Captain Mike Pili, na si Mike Pili at saka si President Senior Marcos. Opo. Talagang magkasanggang dikit. So ano po naramdaman niyo noon nung nagpunta po ng Hawaii ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Nasasaktan po kami. Dahil hindi po totoo na magninakaw sila. Hindi po totoo yun. Kulang lang ako sa panahon, sa ngayong panahon, dahil matanda na ako, pero nasasaktan ako pag narinig ko. Masarap ang buhay namin noong kay Marcos Senior panahon namin. Mura ang bilihin. Opo. Walang gulo ang bansang Pilipinas. Walang hindi kasalanan ni Marcos kung naghigpit sa mga panahon yun. Walang mga nanakaw na snatcher, walang drug addict. Maganda noon. Ang mga tao magkasala, talagang tama lang yung bitayin. So bakit po nagkaroon ng martial law noong time na yon? Nalinlang ang mga tao. Opo. Sarili niyong opinion. Nalinlang ang mga tao. Opo. Nalinlang ang lumakas kasi ang NPA. Lumakas kasi ang NPA. NPA, CBP, NPA, NDF nung araw na yon, lumakas. Opo. So ngayon, walang magagawa ang presidente dahil ayaw niya na magkagulo ang mga tao at papalitan ang administrasyon. Opo. hindi niya kagustuhan yung magmartial law. Ang problema, tinatraidor lang siya. Inggit lang. Si Ramos. Ngayon nga, hindi ako kumpiyansa na nandyan yung isang traidor na kaupo kay sa tabi ni Bongbong. Opo. Hindi ako kumpiyansa. Okay. Lagi kong sinasabi sa misis ko, kahit patayin nila ko ngayon po, panina. Pero ano pong naramdaman nyo at nakabalik na po sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos? Ang tuwa ko lang. Bumalik na rin ang kanilang eh. Nabuhayan ba kayo ng loob? Yes. Sobra, sir. Kasi ayun. Ano ko lang, kasi nandito opo kami sa lugar ngayon na hindi kami naabot sa gobyerno. Senior Marcos, meron akong sa Southern Leyte, sa Leyte kami, meron akong nakuha sa kanila yung KKK project. KKK. Yung so, livelihood. Kayo po yung ano, at least binigyan po kayo ng livelihood program ng ating Madam dating Imelda Marcos. No, ito yan, kay Madam Imelda. Kami, sa ano namang sitwasyon ngayon, nag-aantay lang ako ng panahon kung makita kami ni Bongbong mabuti. Kung hindi naman, okay lang. Lalo na si Inday Sara. Sa kasi taga na daw ako. Doon ako nagiging totoong tao sa dami. Opo. Scaling Monday po. Salamat at natanong. Salamat at natanong mo ako. President Marcos Jr. Sana nga lang. Walang magtaksil sa ating presidente. Kasi lagi ko sinasabi yan. Pag oras na yung magtataksil sa ating presidente, baka babaha po ang dugo. Hindi ko lang masisiguro sa ngayon. Pagpatuloy niya yung mga iba pang mga pangara, yung mga promises niya na kung pinaano na.
Tapos, yung smuggler sa agriculture. Di lang kami makakilos ng maayos dahil matatanda na kami. Opo. Wala akong magagawa. Hanggang dito na lang. So, ano na lang po, mensahe para sa ating mga kababayan. Sana nga, mga mahal kong kababayan. Magkaisa tayo kay President Marcos Jr. Subukan natin, hindi yung puro na lang tayo paninira. Hindi yung magkaisa muna tayo, subukan natin. Dapat magsawa na tayo sa mga magulong sistema. Kasi walang presidente, kasi hindi nila magustuhan eh. Bahat ang tanda. Kaya ngayon, subukan natin sa presidente. Kasi si President Duterte before, maganda na yung sa drugs, so, nawala na yung mga adik-adik, nagtago na mga ano na. Ngayon bumalik na naman. Maraming salamat kaya kailangan ko sana makupo sa aking mga tao ngayon, sa ngayong panahon. Magkaisa na po tayo, mahalin natin ating presidente, wala tayo. Wala namang hinahangad na masama yan eh. Yung mga, di ba napatunayan na natin, kahit na sabihin na natin, partial lang sa mga pinagsasabihin na noon na may mga utang magnanakaw. Ilan bang kaso ng Marcos ngayon na dismiss na? Opo. Bakit i-dismiss ba yan kung talagang meron silang kinalaman? Oo. Kaya ako, suspareoso. Dahilan sa kanilitan. Kaya ano lang po, mensahe sa mga gusto manira kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga sir, ma'am, mga nasa media, mga kapatid, hindi ganun maganda ang pag-report. Mga kapatid na totoo sa buhay, huwag na tayo. Tama na yung siraan. Huwag na natin. Ano ba kasi sa Pilipinas? Mayroong presidenteng gustong mag-ayos sa Pilipinas, sisirain. Wala po tayong mapapala. Kung lagi na lang magulo ang iniisip natin, magkagulo ng magkagulo. As ako nga, kung masakit nga ang ulo ko, makatingin minsan sa television na mayroon na namang magpuprotesta, Siguro sa isang banda, baka may pakinabang yung magpuprotesta para matapang sa mga magiging presidente. Pero subukan na magkaisa tayo sa panahon ngayon. Sariling interest lang ang iniisip. Magprotesta para sa kanilang sarili. Kasi huwag naman, sana gumising na tayo. Ito na yung panahon sana. Tulong ang kailangan natin sa isa't isa. Opo. Hindi dapat magkahiwa-hiwalay tayo. Kuya, ano pong ano, bakit malaki po yung ano yun? Ano po ito? Inborn. Inborn. Pero talagang power na power. Ah. Tapos, wala ba? Ano na lang po? Mensahe na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bong! Maraming salamat. Tulong ng mga tao. Sige, kausapin niyo po siya. Meron ng mga tao nakabog dito sa amin. Wala ko, matanda na kami. Wala na kami yung panahon. Kahapon lang, meron kayong project sa Lanao del Norte. Nasabi ko sa misis ko, kadami ng presidenteng duman. Ngayon ko palang narinig na meron ng project pala doon sa Maranding at sa Lala. Salamat at naintindihan mo yung kahirapan ng mga tao. Sana nga, naglilang angel si Amy. May nabigkas sa kanyang labi noon na ang kahirapan, hindi yata madala ng iuda. Pag bigyan na lang natin ng 1 million ang lahat ng tao. Sana nga, mayawaan ng Diyos. Magbilang anghel naman si Senator Amy. Bong, ano mangyari? Basta ako. Do or die. Salamat ako, nanalo ka. Maliit ka pa nung kapanahon na natatay mo. Nalulungkot na ako dahil matagal ko nang kinikin itong nagamit yung maririnig kahit saan ako maglakad. Ultimo yung ating ginagalang-galang doon na yun. Bait lagi niyang pinaparinig kahapon lang, narinig ko naman, mas mabuti daw magbigay kaysa magnakaw siya. Mm-hmm. So, ayosip. Kaya ako, nasasaktan ako, lagi kung nakarinig ako ng mga tagay. Sasaktan ako. Kasi nagservisyo ako sa kanila for almost 2 years. Basta 71, 72 yata yun. Pinatawag kami lahat ng
ng mga reservist. Reservist po kayo nung anong infantry nun? Isa po ang Philippine Army. Reservist ng Philippine Army. Ah, Philippine Army. So, sana po mapakinggan po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-imit po kayo. Ako hanggang ano na naman, hanggang pangarap na lang ako, hanggang pagdarasal na lang ako na sana magiging successful ang ganyang pagiging presidente. Eh, hindi naman talaga niya magkagawa. Hindi tayo tutulong sa kanya kahit anong galing pa. Gusto niyo bang makapasyal sa Malacanang kahit Malacanang po? Salamat sana. Ang kaso lang sir, sa totoo lang, itong edad ko kasi 80 na ako. Eh, kung kaming dalawa mag-asawa ang pag-uusapan, maawa ko sa misis ko. Wala na kasi na, wala na kasi na. Wala na kasi na. Expertise ko maganda sana, kaya lang hindi ko pinabangan kasi hindi ko maintenance department ang dala ko lagi. Expert ako sa pagre-repair at maintenance mga ang hindi ko lang ngayon magawa siguro yung ina-upgrade na natin into electronic system. Wala na ako. Pero mechanical na ito. Yun. Sige po. Tay, maraming salamat po na way mapanood po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At na mga 31 million movements na mga at ganun naman ng mga Marcos loyalists. Kahit na siya mong mga karinig, wala akong sinisipan. Basta bumbong kami. Zero to zero, bumbong talaga kahit nagkatanggong. Nagkatanggim kasi sila sa mahal din ang mga anak. So, pangarap ko rin yung sana magkasama sila. So, ngayon, natupad na po yung pangarap niya. Sir, sa mga lang, yun talaga, masalaman. Boom, wag ka nang isip na ano-ano. Hindi tayo po papayari ko nyo. I'm going to go to the hospital. So, ay maraming salamat po at ako po ay natutuwa at nakadaupang palad ko po kayo. Mabuhay po kayo at naway lalo po dinggin ng Panginoon ng mga dalangin niyo. Sige po, yun po yung panalangin natin. Sige po, hanggang sa muli, maraming salamat po. Sige po, mabuhay po kayo. Thank you so much. Salamat. Ano po ba sabi niyo sa programa ng ating bagong Pangulong Bongbong Marcos sa senior citizen? Maganda siya kasi talaga pinag-usig niya ng mapunta ang dapat mapunta sa mga senior citizen. Makinabangan ng mga senior citizen ang para sa kanila. Oh, so, napaganda ng programa. Grabe. Yes, yes. Lalo na po, Ate Melinos, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, katuwang po si Miss Mara Tamundong sa mga programa, lalong-lalo na po sa mga senior citizens. Ano po masasabi niyo ron? Magandang-magandang kanyang ang mga project na yan. Kasi ang mga senior citizen, inaalagaan niya. At saka kapakanan mga senior citizen, whether na meron kang pension o wala, pwede ka. You are able to have that, mga assistance benefits. Assistance and benefits. Yeah. So, shoutout din na lang po yung mga
pamilya, kapamilya natin dyan sa lugar ng Pangda. Yes, mga taga-Barreto on board. Yes. Hello, andyan na ang grupo ng Ibonggong Marcos para sa mga senior citizen. Ayan, yeah, maraming salamat. Ate Meli, ito po yung kapitbahay namin na dati rin nagsilpi. Yes, dito kami nagkita sa... Nang mahabang panahon sa National Bureau of Investigation. Yan po si Ma'am Ate Meli Dumla. Yes, hello! Thank you so much po. Mabuhay! Nakikita ni President Bongbong Marcos. Opo, yan. Thank you.